mga ka-backyard and welcome back dito sa JBM Aquayard. Kaya pala guys, kung ikaw ay hindi pa subscriber ng JBM Aquayard at gusto mong matuto ng pag-aalaga ng ornamental fish at pag-breed, i-click mo lang guys yung subscribe button sa baba, then click mo lang yung notification bell para pag meron tayong bagong video uploads, mano-notify kayo at makakakuha kayo ng mga idea kung paano natin na inaalagaan yung ating mga isda at paano natin sila napaparami. Kung napanood nyo guys yung aking last episode, yung constructing 3-layer trapal pond, eto na sila ngayon, gumawa ako ng dalawang 3-layer na wooden trapal pond. So papakita ko sa inyo kung paano siya nagawa. So ayan, tatlong layer siya. Ito ay pahaba. Ang width niya is 2 feet. Then yung length niya is 4.5 feet. Yung height niya is siguro mga 1.3 feet. So ayan, yung kada isa nito ay estimated ko naglalaman siya ng 50 gallons. At saka palapad siya na mababa. Design siya para sa mga guppies and other live bearer. So ito ngayon, itong dalawang 3-layer na trapal pond. Yung iba rito may laman ng mga breeder. So ang plano ko rito is lagyan ko ng mga breeder na guppy. Kada layer nito guys, sa 50 gallons na ano siya, kasi kung ikukumpara na sa aquarium, medyo mas malawak ito since pahaba siya na palapad. So mas malawak yung galaw ng mga breeder. So sa ganito, estimated ko rito, kaya nito maglaman ng 30 to 50 pieces na breeder. So sa 30 to 50 pieces na breeder, marami na kayong ma-harvest nun guys. Sa isang buwan, estimated ko nito, kaya nitong mag-harvest ng 1,000 to 2,000 pieces. Depende sa technique na gagawin yung pag-breed. So, ayan. Sa ngayon, okay naman siya. Makita nyo yung pagkakagawa. Matibay siya, hindi siya umuuga. Ayan. Kahit na light materials na yung ginamit ko rito, hindi siya basta-basta bibigay. So, matatansyan nyo naman guys, pag bibigay siya, lumulundo. O yan, nakikita nyo, hindi naman siya lundo. At saka umuuga. Uuga yan pag hindi maganda yung pagkakagawa niya. So, ayun. At ngayon, may papasilip ako sa inyo yung dalawang breeder na nabili ko. Ipapasilip ko sa inyo yung strain nila. So guys, ito yung aking nabiling Dambu Ear Mosaic na guppy. Sila ay nasa 30 pieces. Ayan. 10 male and then 20 female. So sa pag-select ng mga breeder guys, lagi natin tatandaan na yung quantity niya is 1 male, 2 female. So pagka nagdagdag kayo, iyaan nyo lang siya, i-calculate nyo lang siya. So sa 20 pieces na female, 10 pieces na male ang kasama niya. Bakit ganun yung ano niya, yung pagtansya sa kanila? Kasi pag mas marami yung mga male ninyo kaysa sa female, or equal yung ano nila, yung quantity nila. Halimbawa, 20 pieces na male, 20 pieces na female. May tendency yun guys na hindi maganda yung pag-produce nyo ng prices. Mabubuli kasi yung ibang mga female dahil sa sobrang dami ng male. So dapat calculated natin yung mga male. So ito, huhuli tayo para makita nyo yung itsura ng mga dambu. Tapos pag huli nito guys, huwag natin siyang direktang iaangat sa net. Pag hinuli natin, ito, pakita ko sa inyo kung paano ko sila hinuhuli. Para hindi sila gaano ma-stress, ayan, lagyan nyo lang ng konting tubig. Then, salin sa, ayun.
Ito guys, yung aking mga nabili. Sila ay sub-adult pa lang, so hindi pa sila ready to breed, yung mga female. Pero itong mga male na to, ready to breed na to. Hihintayin ko na lang na mag-pregnant yung mga female. Since ito ay hindi pa pregnant, so kailangan ko sila i-condition. Ito naman guys, yung nabili kong mga albino pool red na guppy. Maganda na yung kulay nila, mapula na, full mask na ito kung tawagin. Tsaka yung form nila, maganda, pang quality breeding talaga siya. So sa breeding technique naman na ginagamit ko guys, since malaki yung ano, since malaki yung mga pond na ginawa ko, yung mga trapal pond, ang ginagamit ko sa kanila is yung natural breeding technique. Kasi kung malaki yung pond ninyo, hindi nyo na kailangan pag gumamit ng mga net or ng mga screen. Ang kailangan nyo lang gawin, lagyan nyo siya ng maraming hiding place, yung mga live plants, sa taguan ng mga prey. Kasi hindi sila kayang habulin ng mga adult pagka nakatago na sila dun sa mga plants. So guys, sa pagbibreed ng gantong klaseng guppy, napakalaki ng profit niya kasi since ito ay quality, medyo maganda rin yung price niya. Napakalaki ng profit niya guys, imagine nyo lang kung sa isang buwan meron kayong maproduce na 300 pieces na fry. So sabihin nyo na ibenta nyo siya ng 100 isa. So sa 300 meron na kayo kagad 30,000. So napakalaki ng profit niya. Dito naman guys, sa side na to, ito yung aking mga na-hatch na fry. Ito yung mga pintail na platy. And then meron ding German white guppy, HB white. Meron ding blue pintail. So every morning guys, nag-harvest ako ng fry dun sa aking mga breeding tank. Ang mas mabilis mag-produce sa akin ngayon yung tiger platy, since tatlo kasi yung breeding tank nila. So mas marami ako na-harvest sa kanila. So ganun lang yung daily routine ko dito guys. Every morning nag-harvest muna ako bago ko sila pakainin. Kasi pag pinakain ko sila bago ako mag-harvest, madi-disturb na, magagalaw na yung tubig nila kasi nandun yung pagkain. So may tendency na lumabo yung tubig. Pag malabo yung tubig, aangat yung ammonia. So yun yung iniiwasan natin. Dito kasi guys, sa area na to, kung nakita nyo, meron akong plywood dito. Meron pa ako dito isang project. Gagawa ko ng 8 feet na trapal pond na 2 layer siya. So bali magiging 3 layer siya kasi yung pinaka flooring niya, lalagyan ko rin ng trapal pond. Pero yung design niya talaga is 2 layer lang siya. Yung pinakababa wala na, since makukulong kasi yung corner nito, so pwede ko siyang lagyan ng panibago pang trapal pan para dun sa baba. So ayun guys, maraming salamat sa inyong panonood sa ating channel sa JBM Aquayard. Muli ay abangan natin ang susunod na episode guys. Kung ikaw ay hindi pa subscriber ng JBM Aquayard, i-click mo lang yung subscribe button, then i-click mo yung notification bell para pag may bago tayong mga video upload, mano-notify kayo at makakakuha kayo ng mga idea para sa ating mga hobby. So yun guys, maraming salamat sa inyo sa panonood dito lang sa JBM Aquayard.